Hello everyone, welcome back sa ating channel. And sa video na to, ang i-share ko sa inyo ay yung tamang position ng needle bar, no? So bali ito, part 2 na to ng ating needle bar adjustment sa ating high speed sewing machine. Kasi doon, pinakita ko lang siya kung paano lang siya i-adjust. Pero yung tamang position niya sa baba at pagtaas ng taas ng ating high speed sewing machine or ng needle bar sa ating high speed sewing machine. So, bali yan, bubuksan natin ulit tong takip dito sa front sa head ng ating high-speed sewing machine. Tanggalin natin yung mga screw. Tapos, okay. Ulit lang natin. Logan natin to, tapos sipitan natin. Yan. So, bali yan. Pag nilogan nyo yan, dito nila. Na-adjust natin yan. So, bali dito yung adjustment ng needle bar, no? Yung tamang position na kapag nakaangat yung kanyang wheel, yung pinakaangat niya. Nakikita nyo yung guhit dito. Hanggang dun lang siya, no? Hanggang dun lang yung pinakasagad niya na angat. Tapos, higpitan na natin siya. Check naman natin yung baba niya. Yung pinakababa niya naman. So, tingnan natin yung pinakababa niya. Bali, check natin to. Tapos, tanggalin natin to para mas kita. Ayan siya. So, dapat yung pinaka-eye niya. Wait lang. Okay, para mas madali, hindi na natin kailangan magsukat, no? Bibigyan ko na sa inyo yung pinaka-tips. So, lagyan natin siya ng bobbin case. Para na may bobbin na. Tapos, itatapat natin siya dun. Yung pinaka-end ng bobbin case, doon dapat nakatapat yung kanyang eye. No? Yung eye nung needle. Doon dapat nakatapat yung eye nung needle. So, kapag nakatapat na siya doon, so, pag nakita nyo meron pa siya, so, i-adjust muna ulit natin siya. Yan, iyan yung pinakababa niya. Angat lang natin siya. Sigpitan muna. Yan yung pinaka-exactong adjustment niya. No? Dapat nakatapat yung kanyang eye. Wait lang, ilapit. So, para mas makuha nyo, i-demo ko sa inyo ng ganito. So, bali ito yung bobbin case, bobbin winder, ano, o yung bobbin niya. Ito yung bobbin case. Ito yung bobbin niya, pag nilagyan nyo sa, pag itinapat nyo doon yung karayom, dapat na ganito siya. So, saktong matatakpan lang yung eye. Yung eye po ng karayom, yun yung pinakabutas. Yun po, yun yung pinakabutas ng karayom. So, dapat, tatapat siya sa bobbin ng ganyan. No? Yung saktong matatakpan lang yung pinaka-eye nung karayom. So, ganun lang po yung tamang position ng needle bar natin sa ating high-speed sewing machine. So, ayan guys. Ibalik lang natin to. So,
guys, hanggang dito na nga lang po muna ulit yung ating video for today. And sana na-gets nyo and nakuha nyo yung tamang position or yung eksaktong position ng ating needle bar sa ating mga high-speed sewing machine. And sana ma-share nyo yung video natin for today para mas marami pa tayong mga sewer na matulungan regarding sa pag-troubleshoot ng ating high-speed sewing machine. So, thank you for watching and see you guys.